Muling binanata ni Pangulong Duterte si presidential aspirant Bongbong Marcos. Wala raw siyang bilib kay Marcos kaya raw ayaw niya makipag-alyansa sa partido ng anak na si Mayor Sara. Ayon sa isang eksperto, malinaw na ang tingin ngayon ng Pangulo kay Marcos na dati nagpakilalang administration candidate ay isang kalaban. Marcos Jr. ay tinitingnan na kalaban ng Pangulo dahil ang kandidato niya ay si Bongo. Napakaliwanag, no? Bongo. Kaya ang tanong natin dyan ay magpapatuloy ba itong pag-atake ng Pangulo at ganito ba ang pagtingin niya talaga na kalaban si Marcos Jr.? Kasunod naman ng isa pang balat kagabi ng Pangulo sa hindi niya pinangalan ang presidential candidate na anyay nagdodroga, sinagot po yan ng mga presidential aspirants. Nasa frontline na balitang yan, Zoni Reyes Guerra. Bongo, Sara Duterte ang tandem na tinutulak ni Pangulong Duterte sa pagharap niya sa local leaders sa Oriental Mindoro kagabi. Pero ang magkaibang partido ng dalawa niyang manok, tila tubig at langis, hindi raw mag-aalyansa. Miyembro ng PDP Laban si Senator Bongo na tumatakbong pagkapangulo sa ilalim ng federalismo ng dugong dakilang samahan. Si Mayor Sara Duterte naman, vice presidential bet ng lakas si MD. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with lakas CMD? No. Ang pagtutol ng Pangulo sa alyansa ay dahil daw kay Bongbong Marcos. I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na he's a weak leader. At saka may bagahe siya. Hindi ako naninira na tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. At marami na... Sinabi yan ni Duterte ilang oras lang matapos niyang ibunyag sa naunin niyang event sa probinsya na may anyay weak leader at presidential candidate na gumagamit ng cocaine. Mayaman daw yan at wala namang nagawa pero yung tatay nun mayroon. Hindi pinangalanan ni Pangulong Duterte kung sino ang tinutukoy niya. Dahil dyan, marami ang naintriga sa kanyang blind item. Kaya ang netizens kanya-kanyang search sa Google. Sinilip namin ang Google Trends para sa mga salitang cocaine, Duterte. Kahit madaling araw, talaga namang ang daming nag-search. Nag-peak ang searches kaninang alas 6 ng umaga. Ang mga nag-Google ng cocaine Duterte, nangungunang ginugle din ang mga salitang Marcos cocaine. Sunod ang Bongbong Marcos cocaine, Bongbong Marcos, BBM cocaine at Duterte News. Pero para sa malapit na kaibigan ni Mayor Sara na si Attorney Bruce Rivera, malinaw na si Bongbong ang pinatatamaan ng Pangulo. Si Bongbong lang naman daw kasi ang may popular na ama sa mga presidential aspirant. Yun nga lang, hindi raw makadepensa si BBM dahil hindi siya pinangalanan. At malamang daw ay gagamitin ng mga kalaban ni Bongbong ang mga tirada ng Pangulo. Of course, alam natin na many people take advantage of this by creating more trouble and sana makita ito ng mga supporters ni BBM at ni Senator Bongo. Sana wag magtirahan or sana there's no below the belt parang play with regard to both politicians because marami talaga ang maapektuhan. Sagot naman ng kampo ni BBM sa pa-blind item ng Pangulo. We don't feel alluded to. Mm-hmm. We're just concentrating on what we're... Now we only have the highest respect, paggalang at pagkilala. Natanong din ng iba pang presidential aspirant sa akusasyon ni Duterte. Ang mga sagot nila... Hindi ko alam eh. I cannot comment on something that I'm not privy. Siguradong hindi ako yon. Yung sa akin lang, kung merong ebidensya, kailangan ilabas. Kung merong ebidensya, kailangan kasuhan. Kasi ito yung nakasaad sa ating batas. Si Senator Ping Lacson, 1,000% daw na siguradong hindi siya ang pinatutukuyan ng Pangulo. Pero ayaw na niyang magkomento sa blind item. Si Senator Manny Pacquiao naman ayaw daw manghusga. Pero kung siya raw, handa siyang magpa-drug test. Sabi ni Professor Dindo Manhit ng Strat-Based ADR Institute, nagsimula ng umiit ang labanan sa politika. Kaya tanggapin natin na nasa panahon na tayo ng politika, eleksyon, makakarinig tayo ng mga batuhan o ng negatibo. Kaingat din tayo sa sino paniniwalaan natin, pero kung may base, may pruweba, mas magandang magkalinaw para malaman natin. Kasi pipili tayo ng Pangulo na ating bansa.
Kung ganun kaseryoso ang akusasyon ng Pangulo, eh bakit hindi pakasuhan ang kandidatong tinutukoy niya? Sagot ng Palacio. Wala po tayong sinasanto dito, walang pinipili, social rank or status. Lahat po yan, basta sangkot sa droga ay kakasuhan natin, hulihin natin, ipoprosecute po natin. Nagbabalita mula sa frontline, Sonia Reyes Esguerra, News 5.